Yo, what's up? Good morning, Mapi! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan, no? Kamusta na yung mga pakiramdam nyo, no? Mga kaguluhan ng isip, mga kung ano-ano pa mga pakiramdam, no? Sana lang nakakatulong yung video ko sa inyo, no? Mga luma, no? Mga bago, no? Tiga-tiga inyo lang, kapatid. Ganyan kasi ang proseso niyan, eh. Hindi man sa mamadaliin nyo, eh, no? Basta nauunawaan nyo siya kung ano siya. Kasi hindi siya yung isang ganun lang eh. Medyo related sa topic natin ngayon. About sa gamot, no? So, hindi ko talaga tinatopic tong gamot eh. Kasi hindi naman ako naggamot, no? Never ako nag-take niya, no? Tsaka hindi lang ako nagpa-psychiatrist, no? Baga, ano lang. Parang partida. So, yan. Intro. So, yun na nga, no, mga pre, no? Usapang gamot tayo ngayon, no? Actually, hindi ko talaga tinatopic to, eh. Kasi pang doktor to, eh. Or mga pang psychiatrist to, eh. Pero alam ko na siya. Before pa ako nag-vlog, no? Siyempre, nung time na kalakasan pa talaga ng ano ko, no? Tapos hindi ako makalabas dahil nga may COVID, no? So, hanap ako ng hanap yun. Bagay, naging addict ako, kakahanap sa Google, kaka-research. Walang oras na talagang nasa utak ko talaga yung paghahanap yan. Ganun ako noon. Kaya, before pa ako before ko pa maisipan na magpa-doktor, magpa-psychiatrist, ganyan, nalaman ko na to. Nalaman ko na yung mga bagay na, ay, okay lang din pala kahit hindi ka maggamot. Yun, doon na tumatak sa isip ko na, kaya ko to, marang ganun. Nagkaroon ako ng dedication na hanapin ko kung ano yung solusyon dito, no? Kahit hindi ako maggamot. Kasi nga, doon ko nalaman din yun, no? Tapos natuklasan ko na si Clerix hanggang sa, ay, nabasa ko yung mga libro niya, tapos mga ano, ay, ganun pala, sabi ko gano'n. Yun. Pero kayo, ayun, may pera naman kayo, no? Magpa-psychiatrist, hindi ko kayo inilalayo kung saan, no? Or gawin nyo tong ginagawa ko. Hindi, maano tayo dito, eh. Parang, ang lalabas is ako na yung magaling, parang ganun. Doktor ang magaling, kapatid, no? Ayan kasi ang totoo, kailangan may doktor na gagabay sa'yo, no? May mag-guide sa'yo para sa recovery mo, no? Hindi lang sa mga ganito-ganito, salita-salita, no? Sabi nga ni Clerix, no? Yung tutulungan ka lang nung gamot na yan para sa recovery mo. Malaki maitutulong yan. Gaya ng mga sobrang hirap pa, no? May mga severe na mga depression, no? Makatulong talaga yung gamot. Pero kung kayo naman, alam niyo sa sarili niyo na hindi naman kayo ganoon, na talagang hirap na hirap, no? Nakakagawa naman kayo, nakapag-isip naman kayo ng maayos. Nakaramdam lang talaga kayo ng mga simptomas, pero hindi ganoon sa mga talagang mga severe, no? Mamaya, ano natin 'yan? Talakayin natin yung iba't ibang klase, no, ng mga dapat na nagagamot. So 'yon. Walang gamot sa anxiety, kapatid. Sa disorder meron. Tsaka sa ano, kasi alam naman natin, no, na anxiety hindi naman pwedeng tanggalin yan, eh. Kasi pag sinabi natin anxiety, nakasama na dyan yung mga takot, mga worries, mga kung ano-ano mga pakiramdam na nanggagaling sa amigdala, sa alam na natin sa isip, sa utak natin yun, di ba? So, yun yung nagdadala nun. So, pagdating sa gamot, may ginagawang gamot para pakalmahin yun. Kasi nga, lumalabas yung state natin, eh, yung fear state natin, di ba? Lalabas yun. So, ang gagawin ng gamot is papakalmahin niya, papababain niya. Kumbaga, ipaparelax niya yung katawa mo, ganyan. Yun ang epekto ng gamot. So, pagdating naman sa anxiety mismo, sabi ko natin, hindi pwedeng alisin yan, no? Pag inalis mo yung anxiety, wala na, di ba? So, yung disorder ang dapat maalis sa tulong ng gamot. Sa para sa mga tao talagang hirap pa ngayon, no? Ganun ng ano ng gamot. Kahit naman yung mga biogesic, eh, mga ganyan, mga ayun ang silbi kasi ng gamot, eh. Kumbaga yung mga kulang sa iyo papalakasin yan, dadagdagan nila hanggang sa maibalikan na, kasi ang katawan natin is puro ano yan, eh, puro chemical. Pag uminom ka ng gamot, dadagdagan niya yung kulang sa katawan mo. Yung iba naman tatanggalin yung, depende sa gamot, eh, kasi wala tayong alam diyan, pero depende yun sa gamot, no? So like ko naman sinasabi sa inyo na
magpa-doktor kayo, di ba? Lagi ko naman sinasabi. Kasi ang doktor talaga ang sasagot sa mga ano nyo. Kung ako man, hindi ko naman masasagot lahat ng ano nyo eh. Meron mga nagtatanong about sa gamot, ano pong gamot, ano pong ano. Kahit noon pa, 2 years ago, ang daming dami nag-chat sa akin na ganun. Or nagko-comment na ganyan about sa gamot. No? So, alam ko ang pakiramdam nyo, kapatid. Alam ko kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. No? Ganyan din ako noon. Naghahanap ako ng gamot. Kung may anong solusyon. Ano bang, kung herbal-herbal, mga ganyan, di ba? Actually, nag-herbal din ako noon. Pero hindi, ano, hindi ko gusto. Parang, kasi nga, nag-exercise na ako noon. So, sa katawan ko, mas ano na ako sa katawan ko. Parang okay na ako. Kahit hindi ako magganito. Ganun. Kasi alam ko sa katawan ko na malakas ako. Ganun. Tsaka normal naman. Problema ko lang is isip, no? Parang nagkakaroon lang ng may lumalabas na kung ano-ano, di ba? So, yun, doon ko na nalaman yun. Doon ko na napatunayan na ay, ginagawa nga talaga ng isip ko to. Hanggang sa, yun, nagtuloy-tuloy na, no? Hanggang sa dumami na rin yung kalaman ko. Hanggang sa, yan, naging okay na, no? Kaya nag-share naman ako sa inyo. So, yun. Hindi, ayan, sabi ko nga, hindi pa ako nagbablog noon. Alam ko na yan yung mga benso-benso, mga diaxipin, ganyan. Alam ko naman na yun noon. Ang ano ko lang is choice ko. Choice ko talaga na hindi maggamot. Nirepair ako noon sa ano, psychiatrist, no? Ng doktor ko. Sabi niya, pumunta daw sa psychiatrist. Pero hindi naman ako tumuloy. Kasi may alam na ako noon, mga time na yun. No? Ano pa noon, COVID pa, hindi pa masyado lumalabas yung mga tao noon. Kaya sa bahay lang, tapos hanap ng hanap. Kaya sana tuklasan ko na nga, no, na nalaman ko na, ay, pwede pala. Pwede palang hindi maggamot. Pero, dahil sinabi ko yun sa sarili ko, hindi ako magre-reklamo. Kasi, gusto ko yun eh. Kumbaga, gusto ko hindi maggamot eh. So, lahat na reklamo ko sa sarili, lahat ng gusto kong idaing, sa sarili ko na lang, no. Ayan ang ano dyan, katotohanan, kapatid. Wala akong dapat sisihin, wala akong dapat na ireklamo. Dahil gusto ko yun, yung choice ko yun. No? Kung kayo man, meron man kayong pampa-psychiatrist or pampa-ano, no? Tuloy nyo kapatid. No? Itong sa akin is, ano ko lang, kagustuhan ko rin to. No? Asahan ko na tatagal talaga to sa katawan ko dahil inonormalize ko pa lang. Eh. So may panahon yun. Doon nga pumasok yung let time pass ni Claire Wicks, no? Yung mag-aantay talaga ako. So, habang nag-aantay ako, gumagawa naman ako sa buhay. Nag-ano naman ako, nakakagalaw naman ako, okay na ako. So, hindi ko na kailangan ng gamot, no? Pero kung kayo na ganyan pa, no? Medyo hirap na hirap pa kayo, no? Talagang lumapit muna kayo sa mga, ano. Kumbaga itong mga vlog ko is guide lang naman to, no? Base sa mga naaral-aral na natin, no? Na research ko noon, no? Yun. Guide lang to kapatid. Maganda ka, may therapist ka eh. Therapist, tapos naggagamot ka, tapos meron ka pang knowledge. Ano ba ba, di ba? Talagang solid na yun. Magiging okay ka na talaga dun. Sigurado yung 100% yun kapatid. Pero, dahil nga, siyempre, di naman tayo ganun ka yayaman, no? Merong mga, may pera pang pa, ganun. Tsaga-tsaga na lang muna, no? Yan talaga ang katotohanan kapatid, alam ko. Kasi ang pagpapay-psychiatrist, medyo may kamahalan din, no? Kasi by session pa yan, no? Doon na pumasok yung ano ko, yung pag-iisip ko na ay kaya ko to. Kaya ko malampasan to sa sarili kong paraan, no? Yan, sa tulong na nga rin ng mga nababasa ko, no? Mga nai-research ko. Basta yung research nyo is tama, no? Doon kayo sa mga psychology, psychiatrist, mga mental therapies, mga ganyan. Doon kayo pumunta, mga neuroscience, no? Doon kayo lumapit. Huwag yung sasabi-sabi lang ng mga ibang tao, no? Sa mga kung sino-sino lang dyan, no? Mga herbal-herbal daw, no? Mapawala ng ano. Mahirap din umasa sa ganun, kapatid, dahil ma-prostrate ka lang, no? Hindi pala, ano, effective, no? Kaya, maging, ano tayo, maging matalino pagdating sa ganun. Sunod! Takbo sinasabi, no? Yan. Bali ang gamot kasi, yan nga. Pampakalma yan ng katawan tsaka ng isip, no. Ayun ang binibigay na effectiveness ng gamot, no. Tsaka pagdating naman sa mga psycho, mga
psychiatrist, no? Dinidepende rin nila sa katawan ng tao, no? Saka alam nila yan, no? Ilang taon sila nag-aral para bigyan ka ng gamot na gano'n, no? So, kung hindi effective, di mag-a-adjust, mga gano'n. Minsan, sa susunod na vlog, i-topic naman natin yung mga kung bakit takot silang maggamot, no? Mga epekto, mga side effect ng gamot, no? Actually, hindi ko daan dapat na-vlog to, no? Kaso, may mga nag-request lang, no? So, yun. Sino ba mga dapat na mag-uminom ng gamot? Actually, sa akin kasi, nung nalaman ko rin itong mga bagay, ay, hindi ko naman pala kailangan uminom ng gamot. Kasi hindi naman ako ganun. Noon siguro, nung mga una. Pero nung may nalaman na ako, na hindi na, gumaan na lang yung pakaramdam ko hanggang sa yung mga dating kinakatakutan ko, nahaharap ko na, nagagawa ko na, yung takot ako sa ganito, sa ganyan, sa mga pag-iisip na negative, hindi na ako natatakot doon, no? Kasi alam ko sa sarili ko na, anxiety yun. Ginagawa ng anxiety yun sa akin. So, nung lumiwanag na, kumbaga, luminaw na yung pag-iisip ko na, ay, oo nga, no? Yan, mga aha moment ko noon. Kasi, yun, naging okay na, no? Yan. So, sino ba yung mga dapat na maggamot? Siyempre, may mga depression, no? Mga severe, mga, research nyo na lang siguro, research nyo na lang sa Google kung ano yung mga severe na depression, no? Yung mga symptoms nila, no? Siyempre, alam naman natin pag depression, di ba? Halos ano yan, eh. Iba yan, iba ang linyahan yan, eh. Yan talaga yung medyo mabigat kasi yan, eh. Tapos yung mga balisado, yung mga distressed person, no? Talagang lahat na lang problema para sa kanya, lahat na lang na maisip niya is problema. Tapos nagre-reflect na talaga sa katawan niya, no? Lumalabas na sa katawan niya yung mga symptoms, no? Yan. Yan mga nangangailangan ng gamot, kapatid. Kasi may mga trauma, no? Yung mga, di ba, minasakir, sorry sa word, mga minasakir yung pamilya. Tapos sa harap niya, yung mga ganun ba? Tapos mga namataya, binaril sa harap niya, yung mga ganun ba? Pero, yun is part. Nagiging ano rin natin sa buhay, ano? Hindi natin masasabi talaga, ano? Dahil buhay yan, eh. Hindi natin pwedeng i-predict yung, ano, future, no? Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo maano, di ba? So, nagkaroon sila ng trauma na gano'n, no? Napaulit-ulit bumabalik. Pagdating naman sa trauma is 3 to 5 months. Oh, matagal na nga yung 5 months, eh. Pag hindi pa rin nawala, doon na saka sila nagagamot, no? Pero sa mga talagang matagalan na trauma, no? Talagang nagagamot na yun sila kasi apektado na yung buhay nila, eh, no? Sunod, yung exhausted person, yung mga talagang parang pagod na pagod sa buhay, no? Parang hirap na sa buhay, parang ayaw na nila mabuhay, mga ganyan ba? Parang dyan na lang sila, parang wala nang kwenta yung buhay dahil nga sa naranasan nilang problema, no? Yun, yung nangangailangan ng gamot yan, kapatid. Ito pa, yung mga galing sa gera, alam niyo yun? Halimbawa, yung lugar nyo, ginera, tapos lahat ng mga kapitbahay nyo na wala, no? Lahat ng marinig nila, lahat ng maramdaman nila, nag-ano sa katawan nila, parang nag-manifest, no? Nakakaramdam sila ng takot, sobrang takot talaga. Magulat lang sila, talagang, ano, tapos makarinig ng kung ano-ano na nakakagulat, is nag-ano na sila, nagwawala na, no? Or nagtatago na kung saan. Sila yung nangangailangan ng gamot, kapatid. Tapos yung mga sundalo, alam niyo yun? Meron ako ng panood dati, binigyan lang siya ng helmet ng kalaban, ng kalaban nila. Nangingisay na siya sa takot, eh. Parang hindi niya na ma-explain yung pakiramdam niya, eh, no? Napanood ko dati. Pero to yun, real life yun, eh. Ganun yung ano nila. Kaya yung iba, yung mga sundalo na galing sa gera, yung mga nakaligtas, yan, kina-counseling muna yan, tapos pinapainom ng gamot, hanggang sa gumaling sila, bumalik sila sa dati, no? Yan ang mga nangangailangan ng gamot mo. Si mga unfunctional na tao, no? Mga wala na, kahiga na lang, kaupo, tulala, yan, kailangan nila ng mga gamot yan. Unproductive, yung mga wala na magawa, no? Hindi na sila magawa sa bahay, kahit makunin lang yung ano, hindi na nila magawa, no? Busy sila sa kaiisip, tapos wala na silang lakas. Yan talaga ang ano. Ang gagawin kasi ng gamot yan is papakalmain sila, no? Tapos, ibabalik yung dati nilang ano, yung isip nila na magulo, ano yung papakalmahin yun hanggang sa bumalik
Actually, yung gamot na yan, sa pagkakalam ko, hindi naman matagalan yan eh. Nangyari lang matagalan dahil paulit-ulit no, nagkaroon na nga ng behavior no. Kasi parang nilalabanan mo na yung gamot pagdating sa ganun. Pero iba-iba pa ang ano nun, iba pa ang sistema nun no. Kaya huwag na nating pasukin yun kasi mag, ano yung malalim talaga yung kapatid. Kaya hindi ko tinatopic talaga tong ano, gamot no. Kasi pang doktor to eh no. Magaling sa akin is gaguide ko lang kayo kung nandito ba kayo sa mga kung sino ba ang kailangan ng gamot no. Tingin ko naman hindi naman siguro no. Kasi nakaka-chat pa kayo sa akin, yung isa nakakapagtawanan pa kayo, hindi nyo naman kailangan no. Pero kung talagang meron naman kayong pera no, para mas malinawan kayo, yun na lang ano dun eh. Tapos makapag ano, kung kailangan talaga, dis maggamot kayo kapatid. Nabigay ng doktor, hindi yung nakita mo lang sa Facebook eh. Or nakita mo lang sa ano, narinig mo lang sa YouTube, napanood mo ganyan, tapos na-research mo lang ganito. Tapos ito yung gamot. Actually yung gamot na yan sa mga ano yan eh, mga S2 ba yan, S2 license na doktor no. Sila lang nagbibigay niyan no. Sila lang authorized na magbigay ng gamot na yan. Kaya kung nag-iisip ka na bibili ka ng gamot na no, huwag na kapatid no. Sayang lang. Kasi sayang lang effort mo no, hindi ka rin bibigyan. Tapos yung iba kasi dinadaya nila no, kumukuha sila ng mga reseta sa ibang tao no. Pero nasa inyo na yan kapatid no, kung dadayain niyo yung sarili niyo. Tapos yan ang magpapaginam, baka ma-addict lang kayo no, isa pa yan. Pero sa susunod nating vlog yan no, yung mga addictive, bakit nagiging addictive ang gamot no. Yun, parang nauuwi sa addiction ng gamot no. Marami akong nababasa, marami akong napapanood. Mga testimony na ibang tao. Meron nga kwento sa libro ni Claire Wicks eh. Sabi nung matanda, ano, last na raw. Last na gamot na sa gabi. Kasi nga, yung dosage niya is ano lang, ha, parang 3 times a day, parang ganun. Dinadagdagan niya ng isa. Ibig sabihin lang, yun na yung masama. Kasi sumusobra ka na, no. Kasi yun lang ang bigay ng doktor sa'yo, tapos dinagdagan mo. Yung iba naman, binabawasan. Isa pa rin yun. Yung dating tatlo, ginagawa mo lang dalawa. Yun, iba pa rin yun. Sa doktor nga. Kaya napakalaga ng doktor, yung seta ng doktor. No? Tsaka, makikinig kayo lagi sa doktor. No? Mga unhealthy na tao, kapatid. No? Yung mga ano na, nandiyan na lang. Actually, sa depression kasi, hindi na halos kumakain yun sila. Kaya nagkukos na ng acid. Nag-gird na sila, no? Yung wala kang kinain, tapos yung tiyan mo, ano, tapos nang payat-payat mo na, halos wala nang tinutunaw. Pero active pa rin yung acid mo, yan. Sa kanila, ano na yan, kumbaga pang normal na nila yan. Yung suso ka, anong pakaramdam nila, no. Kasi nga wala silang kinakain. Mas busy sila sa isip nila, no. Doon, kakain man sila, kaunti, yan, tapos ang payat-payat na nila. Yan, kailangan na ng gamot yan, mga ganyan, kapatid. Kaya bibigay naman ng doktor na ano yan, eh. Dahan-dahan, no? Hindi naman nila bibigli. Alam ng doktor yung kapatid, nag-aral yan sila. Kaya, kung sa iba na mga natatakot, no? Doktor ang bahala sa inyo, kapatid. Kaya, yung iba kasi, kinakatakutan nila, baka daw ma-addict sila, mga ganyan. Iba pa yun. Ibang part ng recovery yun. Or sa sedation, no? Yung sa gamutan, iba pa yun. Pero yun nga, yung sinasabi ko lang dito is yung mga tao na nangangailangan talaga ng gamot. Yan. Ito last yung sa ano, yung sa mga hindi nakakatulog. Eh, Claire Wicks kasi, ito talaga ang binibigay ng ano. Actually si Claire Wicks kasi, gamot doktor din naman yan, no? Pero para sa lahat kasi ang sinasabi niya eh. So kung hirap ka talaga, hindi ka na nakakatulog, no? Kailangan mo munang maibalik yung routine ng tulog mo. From 10, po, 7 to 9 hours, kailangan mo matulog, no? So binibigyan ng gamot yung pampatulog, no? Napapatulogin yan, tapos kung medyo hirap pa talaga, papatulugin pa ulit yan. Hanggang sa maibalik lang, no? So, kaya kailangan, ano, sumusunod tayo sa doktor, no? Eh kung walang doktor, kaya sabi sa inyo, magpapadoktor kayo. Kaya napakahirap pag walang doktor, kapatid. Pilitin nyo na magpadoktor na kayo, no? Pangutang nyo na, no? Kung sinasabi nyo na walang pera, sayang pera, no? Hindi. Hindi ka, ano dyan, hindi ka giginhawa kung ganyan ang pag-iisip mo, no? Kasi kailangan mo, unahin mo muna yung sarili mo, no, bago yung mga ibang bagay. Dahil hanggat nagaganyan ka, hanggat kinokontra mo, no, wala, mahihirapan ka lalo. Yun.
Tapos, ito may tanong pa. Naggamot ba daw ako, no? Sabi ko nga, hindi. Hindi ako naggamot, kapatid. Herbal, pero hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung herbal na yun. Kanain ko lang saging. Sa acid. Ma-acid kasi ako, no? Pero gamot na antidepressant, mga ganyan, mga pampakalma, mga benzo, hindi. Hindi ako nagganyan, kapatid. Kung nagtatanong kayo, no? Wala talaga akong may sasagot. Kaya nga hindi ko tinatopic tong ano eh, gamot kasi nga hindi ako na ganun eh. Partida. Yun. Tsaka huli na rin, no? Huli na nung na ano ko na, na nung nalaman ko na ay, pwede pala, pwede naman palang hindi maggamot pagdating sa anxiety, no? Pero kaya ko naman. So yun lang, mga kapatid, no? Maraming salamat sa iyong pakikinig, no? Sana may naiintindihan kayo kahit kaunti about sa mga taong pwede maggamot. Mga taong dapat na nagagamot, no? Kasi mahaba talaga ito pagdating sa gamot, no? Kaya hindi ko rin masyado tinatopic, no? Ayan. Pero sunod na lang natin yung iba pa, no? Napakahaba talaga ito, no? So, sana may nag-gets kayo kahit kaunti sa ating vlog, no? Sana malinawan kayo, no? Kung talagang kailangan, magpa-doktor na kayo, no? Pero kung alam nyo naman sa sarili nyo na, ay, puro sintomas lang naman ito, eh. Tsaka ano lang, kayang-kaya ko to, no? Dahil nga sa mga munting nalalaman nyo na, no? Kaya napakalaga ng kaalaman, kapatid. Paramihin nyo ng paramihin yung kaalaman nyo about anxiety. Ayan ang magbubukas ng kaisipan nyo na, ay, ganito. Ganyan ako, kapatid. Hindi pa ako nagbablog noon, alam ko na yan. Kaya dapat, maging ano tayo, no? Maging wise or maging matalino pagdating sa ganito, no? Pero hindi ko naman kayo na-encourage na huwag magpa-doktor. Basta magpa-doktor kayo, kapatid. Napakalaga yan. Ayan ang part ng doktor. Ayan ang bubukas ng mga kaisipan nyo. So, yun lang, mga kapatid. No? Sunod na lang natin yung iba pang part ng gamot. No? Maraming salamat!